Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Halatape at GMA sumagot sa demanda. Name, trademark, Forte Pumabor sa TBJ, GMA 7, Damay, Halus Sauce. At yung play na natin kung lalaman ito. Ito po, sumagot na yung Tape at GMA doon sa demanda ng Tito Vic and Joey para sa Itbulaga name. So basahin po natin yung statement ni Attorney Maggie Garduque ng Tape. Pagkatapos po, subukan ko pong i-explain ko anong ibig sabihin. Okay? I don't have a copy of the complaint yet, but if the news is correct that the case filed is for alleged infringement and unfair competition on the name Itbulaga, then it is not copyright infringement. Itbulaga name, the design of the name and the logo is a trademark and not subject of copyright. Okay? Sa parting ito, I think, ako personal, I have to agree with Attorney Maggie. Okay? Kasi sa akin, pag sinabing copyright, yun yung mga actual na episodes ng Itbulaga. Yung mga day-to-day na episodes niya na hindi ko pwedeng ipalabas sa YouTube channel ko kasi makaka-copyright ako, makaka-copy-strike ako. Diba? So yun yung copyright, yung daily na episodes. At ang pag-aari talaga nun ay Tape bilang producer nung show. Okay? Yung trademark, yun yung pinaglalabanan. Kasi yun yung pinakapangalan at saka yung itsura ng Itbulaga. At yun ang sinasabi ng Tito Vic and Joey na pag-aari nila dahil si Joey De Leon yung nakaisip nung trademark na yon. Idea niya yon. So, yun po yung pinaglalabanan nila, yung trademark na Itbulaga. Sa pagkakaintindi ko, maaring iba yung explanation dito ng Tito Vic and Joey. Lalabas po yan habang in the future pag lumabas na yung detalye ng kaso. Okay, so yun yung unang point. O pangalawang sinabi ni Attorney Maggie. Tape Incorporated has the registration of the trade name Itbulaga. So they cannot file infringement against the registered owner of the trademark. Their petition for cancellation of trademark of Itbulaga is still pending before the IPO, and until such time the said petition is granted, the trademark Itbulaga and EB will be owned by Tape Incorporated. Ang sinasabi dito ni Attorney Maggie na registration sa IPO ay yung final nila 10 years ago para sa merch. Okay, sa Itbulaga. Yun naman ang i-counter ng Tito Vic and Joey. Hindi namin alam 10 years ago final nyo pala. Eh, sa amin yan. Okay? O ngayon, final namin entertainment services. Dahil name ng show yan eh. So, entertainment services siya. Yun yung sa amin. Yung final nyo ay para lamang sa damit. Diba? Ang sasabihin naman nung sa Tape, para sa damit yung na-register namin, pero meron namang pagkakataon na para sa damit yung final, pero kinopya sa kunyari gagawa ng restaurant Itbulaga, gagawa ng car repair company Itbulaga, pwede pa rin nilang gamitin yung register sa IPO as katibayan na sa kanila yung Itbulaga, kinokopya nyo kami, pwede namin kayong idemanda. So, itong sa IPO kasi parang ano lang yan eh. Guide lang yan, tulong lang yan eh sa pag-file ng actual na kaso. So, ang sinasabi dito ni Attorney Maggie, kasi itong Tito Vic and Joey, sinusubukan nilang ipa-cancel yung trademark ng Tape sa Itbulaga 10 years ago. Kasi ang sabi nila, kami nakaisip niyan, hindi nyo sinabi sa amin na tin-trademark nyo para sa inyo, inagaw nyo sa amin. Ipapa-cancel namin sa IP ko yan. So, yun ang pinakapunto ni Attorney Maggie na hanggat walang decision yung IPO, eh hindi nila pwedeng i-claim na sila yung may-ari nung Itbulaga dahil nauna kaming mag-file. Eh? So, ano ba yung connection nun? Ano ba yung connection? Nakakalito, ha? Nakakalito, guys, ha? Sa explain ko sa inyo, ano ba yung connection nung sa IPO dito sa court case. Kasi dalawang makahiwalay na bagay yan. Dalawang makahiwalay na institusyon yan. Kaya itong sa IPO case, may laban sila dito. May separate na laban sila dito.
kapag nanalo yung Tito Vic and Joey or kapag nanalo yung tape dito, maaari lang nilang gamitin yung kanilang panalo as additional evidence para sa laban nila sa korte. Okay? Itong laban nila sa korte, ito yung mahalaga. Kasi yung laban sa korte, dyan nila pwedeng pasara yung isa't isa. Cease and desist. Yung korte ang pwedeng mag-file, ang maglabas ng cease and desist order. Sabihin niya sa tape, tape, tigilan nyo yung paggamit ng itbulaga. Kasi kumakampi kami dito sa TVJ or pwede din vice versa. So itong sa IPO na laban nila ay maaari lang gamitin na ebidensya dito sa korte. But at the end of the day, yung korte pa rin ang magde-decide. Okay? Hindi porket nanalo ka sa IPO o ano, yun na din yung susundin ng korte. Kasi maraming ebidensya pa yan. Isang ebidensya lamang itong sa IPO, na isasama mo sa maraming ebidensya kung sino talaga yung may-ari. Okay, so korte pa rin ang magsasabi. And ang takbo ng korte sa atin, maabot ng 1, 2, 3 taon yung pong mga kaso. Kaya talagang medyo matagal-tagal yung laban na ito. Okay. Asahan nyo po. Sinasabi nga nung iba, baka wala na yung mga shows, baka wala na yung tape, baka wala na yung itbulaga sa Channel 7, nasa korte pa rin sila. Ganong katagal yung demandaan sa atin. At katulad sinasabi ko, minsan pagalingan to ng abogado. Sa totoo lang, ganyan yung takbo ng korte sa bansa natin. At minsan, pero basta yun ang punto natin na masalimuot itong prosesong to at matagal. At talagang pahabaan ng pise, pahabaan ng pasensya, at pagalingan ng abogado. Di ba? Minsan, pagalingan ng ebidensya. So yun po ang mangyayaring kaso po dyan sa Marikina Trial Court. So yun po yung pinaka sinabi ng tape. Sabi nila, at any rate, we will comply with the summons to file an answer within 30 days. Okay. Yung sa GMA 7, nagsalita na din sila, we will refer the complaint to our legal counsel, Bello Gozon, Elma Parel Asuncion and Lucila Law Offices. Ganun ka simple sa GMA. Wala nang mga explanation. Ayun, nadamay lang sila dito eh. Okay, nadamay lang kami. Okay. O basta abogado na namin yung sasagot diyan. So ganun ka simple yung pong sagot sa GMA. So ayan, umiinit lalo yung alam mo, in-expect ko yung sa tape. Sa bagay, ano naman ikakaso ng tape dun sa TVJ, 'di ba? Pero ito, naisip ko guys ha, this will lead to more cases back and forth. Diba napag-uusapan natin posibleng kasuhan yung mga dating empleyado ng tape na nasasabi na nag-dispalto ng pera? Dahil kinasuhan ng TVJ itong tape baka ganun ang gagawin para rumes back, kakasuhan yung empleyado, kakasuhan sila. Diba, this will lead to a series of cases kasi ang punto dito is papagurin yung isa't isa. Yun yan eh. So, yun ang maaring mangyari dito. So, tingnan po natin. Basta tayo, nagko-cover lang naman tayo. Try natin magtanong sa abogado kung ano yung mga points ng kaso. Pero mahaba-habang proseso ito. At in the next 30 days, sasagot ang tape, sasagot ang GMA. Pag meron pong enough na ebidensya, this will go into trial. Eh, kung wala, madidismiss ka agad. Kung ma-dismiss itong kaso ng TVJ, panalo yan para sa tape. It's an early victory para sa tape. Pero looking at this will be a protracted war. Mahabang labanan to. Maraming pwedeng ikaso, maraming pwedeng ano. Pero nasimula na. Ito na yung kumbaga unang gunshot. Shots fired, kumbaga. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol na balita dyan. No? Tungkol nga rito sa tape, no? Dito nga sa Itbulaga at dito nga sa mga halusos at dito sa TVJ na kung saan nga talaga mga kabalita natin, ito nga TVJ kinasuhan na itong tape, no? Na kung saan yung patungkol nga sa copyright at yan yung tila nga ngayon na hinahabol ngayon ng tape. Yan tila yung hinahabol ngayon ng TVJ nga, no? Kaya ito. Kinasuhan nga itong tape, no, patungkol dyan, no, sa mga copyright na mga pag-airing nga na mga show na siyempre wala silang permiso na o tila nga ba ay nagamit, no, yung mga replay video mga kabalita natin.
At dito nga mga kabalita natin, ipinapaliwanag rito yung mga maaaring mangyari nga na ito nga mga kabalita natin, maaaring manalo o maaaring matalong araw mga kabalita natin, na kung saan nga dito mga kabalita natin, tila nga ba. Ito nga yung nangyayari, patindi ng patindi at talagang painit ng painit ang pagitan mula sa TBJ at dito nga sa tape o dito kalahalusos nga mga kabalita natin na kung saan umaabot na sa puntong kasuhan na ang magiging dating dito at napakahabang proseso daw nito yung isinampang kaso. Itong mga kaso na laban dito no sa Tito Vic and Joey at dito nga sa tape nila halusos no mga kabalita natin na talagang napakahabang pagsisiyasat o napakahabang pag-iimbestiga no mga kabalita natin o talagang napakahabang kaso to na talagang susuungay ng dalawang kampo mga kabalita natin. At yan yung mga sinasaadyan at marami pa nga pananaadyan mga kabalita natin at kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kabalita!